Papasok na po ako, Professor. Magaling ka, Bite. Pumasok ka lang hanggang makita mo ang kukunin natin. Ano po bang nanakawin natin, Professor? Yung weapon Hammer Hubs at Dreams ni Forever Bike Noob. Okay po, Professor. Ha? Ano suot mong mask? Hindi yan yung mask natin. Hindi ba ito yung mask natin? Hindi. Squid Game yan, Gunggong. Ito, Professor. Yeah. By the way, Professor, kamusta na po ba si Teaspoon? Ha? Sinong Teaspoon? Yung shota mo. Bugok! Lisbon yun. Mag-focus ka nga sa ginagawa mo. Sorry, Professor. Anyway, nakita ko na yung nanakawin natin. Ang ganda. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? What the fuck? Tingnan mo yun. May baril naman siya pero natakot siya sa akin. So yun na nga mga noobits, may bago tayong rims at hubs para sa bagong build. Yup, tama ang narinig nyo, may bago tayong build. Actually, dalawa kami ni Papa Jesus dyan na may bagong bubuin na bike. Pero, later na natin pag-uusapan yan. Sa ngayon, magkakaroon tayo ng initial look ng mga bago nating bike components na galing sa weapon. So unahin natin ang rims dahil nakailang hubs na ako from the past, so later na yung hubs. Itong hammer rims na ito, kahit hindi ko pa nakakabit or nabibuild, parang nasubukan ko na siya. So Nat, paano nangyari yun? Ganito yan. Itong ginagamit kong rims ngayon, mga 10 months na sa akin to. Ito yung U32TL na Wayman rims. Alam naman natin na yung Wayman, matagal ng company yan. Founded yan since 1933, up until now, gumagawa pa rin sila ng mga bike wheels para sa city bikes, road bikes, MTBs, e-bikes, fat bikes, BMX. So alam na nila yung technology about sa rims and wheels. So, subok na yung brand na yan. Itong Hammer rims na ito, it's like a collaboration with Weapon and Wayman. So, WW? Parang anime ah. Hunter Hunter? Wayman Weapon? White Westinghouse? Naging referee. Anyway, itong Hammer rims, basically, ginawa siya ng Wayman. So, solid yan. So, syempre, gawa sa aluminum yan. Isipin mo kung steel to. Ang bigat nito. Pero dahil gawa ito sa aluminum, aluminum means lightweight, baby! Available in two different shades na pwede mong pagpilian. Matte black and gray na text, tulad nitong nasa akin. At silver and black text naman, yung isa pang klase. Yung pinaka text, heat transfer ito. So basically, hindi stickers na nababakbak. So, ang ganda. Hindi basta-basta matatanggal yung design. Yung pinaka texture ng rims, sandblasted yung feel. Meron siyang gaspang, pero premium kind of gaspang. Weird na pag-usapan yung texture ng rims, pero hindi ko kasi matiis eh, ikumpara sa rims na ginagamit ko ngayon. Mamaya i-compare natin yan. Sa outer width, may 32mm siya. Medyo nasa wide side ito. Inner width naman, may 27.5, so I think pinaka-safe tire width na pwede dito ay 2.4. Some uses a bigger tire like 2.5, pero for me, pinaka-safe yung 2.4 na tire width. Tubeless ready na rin to, kaya ever since nag-tubeless ako, mga 10 months na siguro, never pa akong na-flat. Sa sobrang confident ko, hindi na nga ako nagdadala ng inner tube eh. Huwag gayahin! Yep, huwag niyo akong tularan. Lagi pa rin magdala ng inner tube ah. Sa mga tunay na taga-subaybay ng channel, kung napanood niyo yung Our Disaster Ride namin sa Pistanyo with Papa Jesus Jan, One Lock By, subscribe na kayo sa channel niya, kasama din namin dyan si Dan. Yung ride na yan, pag uwi ko sa bahay, hindi naman flat yung gulong ko. So, after 2 days, nung binaklas ko yung tire para magpalit ng spokes, nakita ko na may nakatusok na stapler, dalawa, magkaibang pwesto pa. Ang isang araw na lumipas na nakatusok yung mga stapler na yon, hindi na flat yung gulong ko. Amazing! Kaya tubeless setup. So, kaya TR yung nakalagay dyan sa rims kasi tubeless ready. Sleeve joint connection, kadalasan sa mga rims nakikita mo may dugtungan yan eh. Normal yan sa mga rims. Huwag mangamba, may mga ganyan talaga. Majority ng rims, ganyan talaga. Pero ito, sleeve joint yung connection. Ibig sabihin yan, may sleeve yan sa loob na nagdudugtong nung magkabilang dulo. So, naka-weld yan para mas matibay yung connection. Yung ibang rims kasi, yung mismong dugtong, yun eh. Minsan pa nga nakikita mo may gap pa eh. Medyo nakakatakot yun. Pero ito, wala. Solid yung connection yan. Ewan ko lang kung makikita niya yung sleeves dyan sa may butas. Pero yan, may sleeve dyan sa loob. May mga eyelets din ito sa mga butas para mas solid yung sasampahan ng spoke nipples. Kumbaga, may konting reinforcement kumpara sa mga non-eyelet na rims.
Speaking of butas, itong hammer rims, 32 holes only. Wala itong ibang variant sa pagkakaalam ko, 32 holes lang talaga. So, kung naka 36 holes ka pa, magpalit ka na ng wheel set. De, charot lang. Pero kasi, yung 32 holes, halos same pa rin naman yung tibay ng 36 holes. Pero, mas magaan syempre, bawas ng spoke eh. Less material, less weight, diba? Lalo na kung pillar yung gamit mo. Itong wheel set na ito, malamang pillar ulit ang gagamitin ko eh. Mahal lang! Aroy tayong mga buhay daga. So, pinaka-valve nito, pang-presta lang. Gawa ng pang-tubeless kasi. Kadalasan sa mga tubeless setup, presta talaga yung ginagamit. Though, meron din namang shredder valve na pwedeng gamitin pang-tubeless setup eh. Pero madalang kasi yan sa mga tubeless setup na bikes. Pero nag-i-exist yun. So, kailangan mong i-take note na pang-presta lang itong rims na ito. Kasi, kung hindi ka mag-tubeless setup at gagamit ka ng inner tube, dapat presta. So, yung mga shredder mong inner tube, hindi mo na magagamit yan. Pamigay mo na sa mga tropa, nakatulong ka na, nabawasan pa yung kalat sa bahay nyo. Pang all mountain at medyo aggressive trail riding itong rims na ito. Pwede ba sa XC? Pwede din naman. Walang magbabawal sa'yo gumamit ito sa XC. Okay lang yan. Available din ito sa 27.5 at 29. Yung nakasulat na TR7, pang 27.5 yan. Tapos, TR9 naman, pang 29. TR7 tong nasa akin. Actually, gusto ko rin ng TR9, baka bumili din ako or baka bigyan tayo ni weapon. Bakit gusto ko ng TR9? Malalaman nyo later. Double wall itong rims na ito, so may dagdag support yan sa rigidity ng rims. So pagdating naman sa weight, yung TR7, 27.5, 480 grams. Per piece yan ah. Yung TR9 naman or yung 29, 530 grams. So ilalagay ko na lang yung ETRTO tsaka yung ERD para dun sa mga gumagamit ng spoke calculator. So kinumpara ko ito sa Wayman U32 TL ko. Yung finish, magkaiba. Yung gamit ko, makinis eh. Walang gaspang. Then itong hammer, sandblasted kaya meron siyang premium texture. Yung Wayman, sticker lang yung pinaka-design niya. Yung hammer, heat transfer yan. So it's up to you kung ano yung mas gusto mo. Kasi beauty is in the eye of the tiger. Ay, beholder pala. Beauty is in the eye of the beholder. Spec-wise, basically, parehas lang naman sila. TR, may eyelets, same width, same ERD. Yung weight, malamang same din yan. Kung may pagkakaiban man yan, napakaliit lang nun. And malamang, durability, same na matibay yan. Wayman to eh. Huwag ka lang makikase ng matindi. Kasi, kahit anong rims pa yan, masisira yan. Hindi ko lang alam kung ano yung nasa video, kung anong rims yan. Pero nakase talaga siya ng matindi. Okay, punta naman tayo sa hammer ratchet hubs. Pero bago yan, ako nga pala si Nat, isa akong cinematographer, musician at cyclist na gumagawa ng high quality bike related videos. So pag nagustuhan mo ang aking content, i-consider mo ang mag-subscribe. At iwasan mo na rin mag-skip ng ads. Dahil pag nag-skip ka ng ads, mamamatay! Taga ng kapitbahay. At sa inyong bahay, iraratay! Itong weapon hammer hubs, ratchet type ito. Spring, hindi magnetic. Actually, first time ko din magkakaroon ng ratchet type na hubs. I-explain ko later kung paano ba nag-work itong ratchet type kumpara sa mga normal pulse mechanism. Unahin muna natin yung mga specs. Convertible itong hubs na ito. Pwedeng quick release at true axle. Non-boost, 100 yung front, 142 naman yung rear. Pwede naman gawing boost yan, pero kailangan mo ng converters. Speaking of converters, yung QR end caps at yung non-boost true axle, kasama na yan sa package pag binili mo. Yung end cap, para sa mga boost, hindi ko alam kung saan makakabili niyan. Kung alam mo, comment mo sa baba. Yung pinaka hubs, gawa yan sa aluminum 6061 T6. Yung free hub body naman, 7075. Good quality aluminum yan at magaan. About sa free hub body, hindi ko alam kung may available na XD or microspline free hub body. Kasi, ratchet type ito eh. Yung nga nakikita kong ratchet type sa online, yung mga DT Swiss lang. Hindi ko alam kung papasok yun dito. Maglalabas pa si weapon ng mga XD at microspline nito? Hindi ko alam. Siguro, I think dapat. Kasi may mga gumagamit din talaga ng ganun. At least hindi malilimit yung mga consumers nila. So yun nandito sa akin, HG Spline. Alam nyo, I like when manufacturers put some sort of logos or text sa pinakamalaking spline para mas madaling makita. Minsan kasi, hahanapin mo pa. Ito, kita mo na agad na dito yung malaking spline. Salpak kaset ka agad. Pero in reality, hahanapin mo pa rin yung malaking spline sa kaset. 6 volts yung disc mount. Speaking of disc rotors, may video tayo tungkol dyan. Lalagay ko sa cards as a description kung ano ba yung mga different kinds of rotors. So, 6 volts ito, hindi center lock. So, madaling makahanap ng rotors para dito. Solid rotors man yan or floating, may makukuha ka para dito. Glossy finish, available din in 3 different colors. May blue, may red at black.
tulad nitong nasa akin. Pansinin nyo, laging black. Pag tinatanong ako ng taga-weapon nila Miss Weng or ni Miss Janet, shoutout sa kanila. Basta pag tinanong nila kung anong gusto kong kulay, ang sagot ko lagi ay black. Always black. Hindi kasi mahirap i-partner sa ibang kulay. Yung pinaka-decals pala, silver. Parang heat transfer na decals ito, so hindi yan sticker. Hindi yan ang babakbak. So sa lahat ng kulay, kahit maging blue, red man yan, silver yung decals na yan. Available ito sa 32 holes, 32 holes lang. Yung pinaka-flange niya, may mga butas for weight saving yan. Yung front, magkabilang flange, may mga butas. Yung rear hubs, yung drive side, walang butas. Pero yung disc side, meron. So pinag-uusapan na rin natin yung weight savings. Ang weight ng hubs na ito ay, yung front, 157 grams. Yung rear naman, 286 grams. So medyo magaan itong mga hubs na ito. Bearings, front 2, at yung rear, 4 naman. Lalagay ko na lang sa screen yung mga code ng bearings. Baka sumumaganap, at least nandiyan na. So ito yung mga measurements naman para sa spoke calculator. Lalagay ko siya sa screen, post nyo na lang at kopyahin paglalagay nyo na sa calculator. Yung link ng spoke calculator lalagay ko na lang sa description. So yun na nga, itong hubs na ito ay ratchet type compared sa pole type na hubs. Yung pole type, may mga poles na yan. Yung mga kumakagat sa pinakangipin ng hubs para mag-engage. Yung dami ng mga tip na yan, yan yung POE or point of engagement. So basically, mas mataas yung POE, mas less yung degree ng pedal bago kumagat. Itong ratchet type naman, basically may dalawang ratchet rings yan na may mga splines sa outer side at may mga ngipin sa gilid. Yung mga ngipin na yan, yung nag-e-engage pag pinipedal mo na yung bike. At magdi-disengage naman yan sa freewheel. Gawa nung mga angle ng ngipin. May spring yan sa magkabila para itulak naman yung rings para mag-engage. So yung mga spline sa outer side ng rings, may corresponding spline din yan sa mismong hubs at free hub body. So doon nagre-rest yung mga splines ng ring para hindi sila gumalaw. Yung dami ng ngipin ng rims ay yung pinaka-POE ng hubs. Itong hammer, may 5040 points of engagement ito. Dahil maliit yung ngipin na yan, mas maliit yung angle ng pedal. Mga 6.7 degrees to engage. Kung gumagamit ka ng 3 poles lang na hubs, halos maramdaman mo na 1/4 na yung galaw ng pedal mo, hindi pa kumakagat. So mas mataas yung engagement, mas kagat agad. Pero sa poles type, mas malaki yung number ng engagement to achieve low degrees of pedaling kumpara sa ratchet na mas maliit yung number ng teeth kasi mas maliit yung ngipin nun eh. Kaya, kaya niya ma-achieve yung low degrees of pedal sa ganung kakonting ngipin. Hindi ko pa ma-explain kung anong difference ng magnetic na ratchet at spring type na ratchet tulad nito. Kasi, hindi pa ako nakakapagbukas ng magnetic ratchet eh. Unless may magbibigay sa atin nun. Ingay, hindi ko pa matetest kasi hindi pa nakakabit eh. Abangan nyo na lang sa darating na build natin. Anyway, future plans. Bakit may bago kong hub sa trims? Kasi may bago kaming build ni Papa Jesus dyan. Parang kambal build ito eh. Parang lang. So ang magiging build, Shimano build yung kay Papa Jesus dyan at SRAM build naman yung sakin. Kaya meron tayong SRAM guides na umaalagid dito sa channel eh. Yung ibang subscribers napansin yan. Yung iba, walang pake. Pero yung SRAM guides na yan, para yun dun sa bagong build. Hindi pa sure kung anong frame. Parang sure na, pero hindi pa sure eh. Basta, surprise na lang, pero hardtail enduro. And another plan is, pinag-usapan pa namin ni Papa Jesus dyan. So, nagpipray ako kay Papa Jesus. Papa Jesus! Charot! Pinag-usapan pa namin ni Jan kung magmamalit configuration kami. So, kailangan namin bumili ng isa pang pares ng TR9. Unless, bigyan kami ni weapon. So, may split yung rims, mapupunta yung isang TR9 at TR7 sa akin. At yung another half naman kay Papa Jesus Jan. Parang ganun. Pero, hindi pa kami sure. Pinag-usapan pa namin kasi matinding gastos to! Magbike para makatipid. Hindi totoo! Yun lang naman ang future plans. To support the channel, may GCash QR code na link tayo dyan sa description. Pero walang pilitan yan. Pero maraming salamat at special shoutout kay Albert Acidilla. Nagpadala siya ng GCash. Thank you, malaking tulong yan. So, papaalala ko lang, meron pala tayong Facebook at Instagram. Follow nyo ako dyan. Lalagay ko na rin yung Strava link ko sa description. Tsaka yung Strava link ni Papa Jesus dyan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, eh ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. At ako nga pala si Professor yung nagpapaalala ng manatiling bad ng pamampuhay para tuloy-tuloy na pasok na kalaman. Actually guys, nakikita nyo yung slider, diba gumagalaw yan? Hindi po yan motorized guys. Mag-isa lang kasi ako nag-shoot ngayon.
So, actually, may tali akong hawak dito. Hinahata ko lang yan. So, pag hinata ko siya, gagalaw yun. So, pag binitawan ko naman, and dahan-dahan, o, oh, yun yung mangyayari. Mag-slide siya. Wala eh. Mag-isa lang tayo yung nagsushoot eh.